Hello, Kapwa People! Welcome to my new episode of Tita and Kuya. Magluto tayo kahit hindi ako marunong magluto. But this episode, I know how to cook this. And this is the chicken adobo. Magsimula na ako tayong magluto ng chicken adobo. Simpleng chicken adobo na recipe. Kasi nga ho, hindi ako marunong magluto at hindi ako pwedeng magluto na wala akong pinafollow kung mga ingredients, yung measurement to. Hindi ako nahihirapan ho ako pag wala akong measurement. Kaya ho, ang ating mga gagamitin na sa chicken adobo, of course, the chicken! Chicken thighs ho ang ginagamit ko. At saka po, soy sauce, toyo, at vinegar, suka, at onion. Ito ho ay sibuyas, at garlic, bawang. Yan ho ang aking ginagamit lang. 4 na ingredients ang aking ginagamit sa aking simpleng adobo. Kaya ho, ito, simulan na ho natin at ibibigay ko na ho sa inyo ang measurement ng aking chicken adobo. Okay? Ito ho ang soy sauce. Ang gagamitin ko dito ho ay ito ho ang measurement. Nakalista ho yan. Ito, dito nyo makikita ang measurement. 5 tablespoon ho ng soy sauce. Ayan na. Dahan-dahan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na toyo ho sa 2.5 pounds na chicken. Tapos naman ho, ay, ugasan natin. Hugas daw. Tapos naman ho, ito naman ho, 3 tablespoon naman ho ng suka. Dali lang yan, 1, 2, 3. Konting palabis ng suka, mas masarap pag may konting palabis. At ganun din naman ho ang bawang. Ay, mas maganda ho, mas maraming bawang. O sige ho, tingnan natin. Siguro, 1, 2, 3. Ang dami. Okay lang yan. Mas madami, mas masarap. At ngayon naman po, hihiwain ko naman ho ang sibuyas. Madali lang ho paghiwa ko. Gagawin ko lang ho ng mga, siguro, quarts lang ho siya. Yan. Ayan na. Sabi ko sa inyo, napakasimple lang itong aking chicken adobo na to. Masarap kasi kinakain ng aking pamilya. Tingnan natin ho natin kasi may special guest ho ako ngayong araw na to. Titingnan ko kung magugustuhan ni Kuya ang aking chicken adobo. Siguro naman oh, magugustuhan yung chicken adobo ko. Kasi kapartner ko siya dito sa Tita and Kuya. Sige siya, dapat talaga magustuhan niya. Ayan. Di, nakat ko na po siya. Tapos ilalagay ko na lang siya dito. At ito ho ang best part. Is, ang best part lang ho nito ay paghahalo-haloin ko lang siya. Parang imamarinate ko lang ho siya for 30 minutes. Halo-halo. At ang maganda siguro ingredient dito ay kasi ho, kamay ang ginagamit ko sa paghalo-halo. Ito. Mix-mix, halo-halo. Ayan. Halo na siya. Ayan. Bawang. Bas pala, sibuyas. At bawang. Nako, may nalimutan pala akong sabihin sa inyo. Lalagyan ko siya ng pepper. Wala akong assistant. Yung assistant ko, nakatagahawa ko ng camera. Kaya wala akong mauutusan. Yan.
Saglit, kukuha lang ho ako ng black pepper. Yan. Ay, sige. Lagyan lang ho ng ganan. Habang mas madami, mas masarap. Ayan, halo, halo. Yan, tapos na. Imamarinate lang mo natin siya for 30 minutes sa refrigerator. Tapos, pag ho na marinated na siya, ilalagay ko na ho sa ating kawali. O sige po, imamarinate ko lang. Kita-kita na lang ulit tayo mamaya. Ito, marinated na siya. Kaya ho, I marinated this for 30 minutes. Kaya gagawin ko, ilalagay ko na siya dito. And I usually cook this for 2 hours. Ganun ho katagal. Kasi medium, low to medium heat lang ang ginagamit ko. So, ilalagay ko lang siya dito. Medium to low heat siya lang ho. Mga sa oven ko, sa aking stove is around 4 to 5. Tapos, minutes ko na lang siya. Ayan. Iiwanan ko na lang ho siya. At babantayan ko na lang siya. Papakita ko na lang ho siya sa inyo mamaya. Mga around 30 minutes hahaluin, and then I'll do the same process for 2 hours. Okay, sige ho. Magkita na ulit tayo mamaya. Ayan! Luto na ang ating adobo. Chicken adobo. Simpleng chicken adobo. O, palalamigin ko na lang ng konti kasi mainit pa. Tapos, ilalagay ko na sa pinggan at titikman ni Kuya. Okay, sige. Uhusgahan ni Kuya kung masarap talaga ang aking simpleng chicken adobo. Okay! Sige, kita-kita na lang ulit. Maya-maya ng konti, okay? So I've heard a lot about Tita's chicken adobo. So I'm finally here. And we'll see how it goes. I'm trying to use more of my Tagalog, so y'all help me out. Alright, Tita, ready? And you guys should try Tita's chicken adobo. Follow her recipe and comment below on any
any future recipes that you would like Tita to try at her house. And maybe someday you can come and guest and try Tita's cooking. Good luck for it to be as good as this chicken adobo. Ang gusto ko kasi next time, kasi konti lang naman ang aking alam na lutuin. So I wanna try something new. Kung talagang makaka-follow ako ng recipe. Kasi dati, I tried it. Is may recipe na. Hindi ko pa rin magawa. That's so, Tita's challenge. That's and you challenge. Let us know what you want her to cook. Okay. See you Tita's cooking channel. Tita sa pagluto tayo sa Titas and Kuya. Tita and Kuya.